Hello guys, so welcome back to my channel, and once again this is Kuya Monks, and nara tayo for another video. So pero bago tayo mag-continue, please don't forget to like, share, and subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, no? Don't forget to subscribe, tapos hit yun na rin yung bell button para ano kayo, updated kayo sa mga susunod kong video. So, still, narito tayo sa Dubai. Eh, naka-lockdown kami ngayon. After 14 days quarantine, home quarantine, di ba kasi from Philippines to Dubai, dumating ako dito ng 18, naka-home quarantine kami. So, di ba, hindi pa din lumabas ng bahay. Then after naman nun, no Saturday, April 4, nag-announce naman yung government na 24 hours na lockdown. So, bawal lumabas. Kung lalabas man, make sure na ano lang, diretso ka agad sa bahay pagkagaling sa supermarket saka sa mga pharmacies. Yun lang yung pwede nyo puntahan. May mga sectors lang or may mga offices lang na allowed or yung operate mapasok pa ngayon, like yung bangko, yung syempre mga nurses, may mga doctors sa sa hospital. So by the way, no, thank you sa ating mga frontliners, no, without them hindi na natin alam kung ano mangyayari dito. So yun, so ilan lang mga companies ang allowed, no, or yung pwedeng mag-operate pa, pero most companies, no, katulad namin, nasa gym kami, closed na kami since ano pa, March 15. So talagang ang hirap, no work, no pay. But anyways, hindi tungkol diyan ang video ko. Actually, dahil nga walang magawa, no, ang gagawin ko na lang, i-share ko sa inyo kung ano yung naman ng aming kitchen. Or ano pa ba yung mga stock namin dito. So kung pag marami ang views na to, baka idaming gano'n yung loob. So gagawa ka ng part 2. Ito yung kinatawag na big reveal, no? Ito yung typical kusina ng mga OFW. Magulo to, kasi ano to, biglaan, hindi ko na inayos. So, papakita ko sa inyo kung anong itsura ng ref namin, anong naman ng ref namin. Ano yung mga stocks pa namin dito, kasi nga diba, naka-lockdown tayo, 2 weeks lockdown, so very limited yung paglabas. So, kailangan pa lumabas ka, kailangan maramihan na, no? Kasi nga, kailangan din ng permit, no? Medyo kahit ako naku-confuse pa ako ano yung kailangan gawin pag lumalabas. Pero hanggat maaari, the government urge na huwag nang lumabas. At para mas safe din, no? Para safe din tayo, mag-ano na lang tayo, mag-pirimi na lang tayo sa bahay. Kung di naman ganun ka-importante. Kung anong naman ng kitchen, ng ref ninyo, ng stocks ninyo, mag-taste na lang muna tayo doon. Alright? So, ano bang, saan ba ka magsisimula? Okay. So, yan. Simulan natin dito. So, ito pa yung mga laman namin dito. Ito yung mga laman na aming... Actually, ito yung hindi ako bumili to. Wala ko sino bumili. Either si Nestle or si, ano lang to, si Ingrid. Meron pa silang candy dito. No? Dalawang packs. Tapos, ito iba klaseng noodles. Mi goreng. So, Indomie. May Indomie pa rito. Meron pa doon yun, oh, yung Maggi na noodles. So yun, para rito ka rin, chicken. Hindi akin to eh, kay Ingrid siguro to. Tapos yun, meron pang gourmet nor. Tapos dates na pangtanggal umay. Then mga pangkain ng ibon. Kay Ingrid yan. Hindi akin yan.
Nag-share kami rito. Ito, ang bumili nito si Leslie from Flowers. Ayan, sige na pantuna dito. Kern kernel. Peanut butter. So, yan. So, yan yung laman ng namin na shelves dito. Okay. Then, na meron dalawang cabinet dito. Huwag na yung gitna kasi sila naman kwenta yan. So, ito. Ayan, ang gulo, di ba? Oh, meron pang ano dyan, no? Contact number ng gasol. Saka ng ano, ng grocery. Ito yung maganda rito. Actually, yung maganda rito sa Dubai. Kasi merong contact number or yung mga grocery dito nag-deliver ng ano, ng sa bahay. So, tawag mo lang tapos deliver na sa dito, no? Sa bahay ninyo. Sa Pilipinas, bihira ito eh. No? Kailangan mo talagang lumabas, pumunta. So, sa mga case na ganito, sa ng condition ng ating ano, dating ngayon, kailangan tayo magtimis sa bahay. So, di-deliver na lang yung ano, yung groceries ninyo. Then, ito nga. Ito yung naman ng right side ng cabinet namin. Pakita ko sa inyo. So, yan. So, halos lahat to ako, akin yan. Ako yung mabili yan. So, meron tayo rito ang ano, Chinese ano, rice vinegar. Tapos mirin. No? Feeling Korean tayo. Minsan Chinese. Tapos, unti na nga lang yung dilata rito eh. Oh, yan o. Sausage. Actually, alam niyo ba itong Vienna sausage na to? Sa Pinas ko pa ito binili. Dinala ko dito yung pagbalik ko kasi nga ang inisip ko nung baka may magsara yung grocery. Pero hindi naman. No? So, dala ko pa ito from Philippines nung bumalik ako rito noong March 18. Tapos, yan. Meron pa tayong ano ito, tuna. Yan. Meron pa nga rito yung tomato sauce. Oh. No? So, hindi pa naman expired yan. Siyempre, ito. Tinatanong sa akin na siya ito eh. Pang ano to, pang pares or pang ano kaya yan. Pang kumba yung star anise. Tapos, pang sigang. Yan, ginisang mix. Yan, so, ayan halos lahat. Ayan halos ang laman ng ano, ng cabinet na to. Tapos meron pa tayong paprika, no? Saka ito, chili powder. Yan. So, yan halos na naman yan. Then, ito naman tayo sa kabila. Yan. Sa kabila, yan, no? Si Ingrid, nag-hold siya ng, ano, ng brown sugar. Hindi ko na kung bakit. No? So, ayan. Dalawa yan. Tapos meron pa rito ano to? Quaker oats. No? Actually, masarap to. No? Ito yung kinakain ko rin eh. Then, meron pang coffee dito. Ayan. Oh. Sesame seed. Quaker oat pa rito ulit. Ayan. Sa mga condiments niya. Kokwa. Yan. Soy sauce. Anchovies, oh. Meron ditong ano. Ano yan? Bagoong. Masarap yan sa ano. Sa talbos. Yan. So, yan. Tapos ang ulam namin kanina. Yan. Munggo, hindi Friday. Pero, yun ang naisipang iluto kanina. No? Tapos meron pa akong indomie dito sa lamesa. Then, ito. Nescafe. Meron pa. Tapos nga malakas mag-coffee. Grabe, sobrang init na ngayon. Napaka-init na ngayon dito sa Dubai. Kasi pa-summer na. Tapos mag-aramadan na. Good luck pa lang talaga sa amin dito. No? Hindi ko na alam kung anong
na dapat isipin, pero yun, lang. Kalma-kalma lang kami. Kalma-kalma lang yung mga taga-Dubai kasi nga, offer naman ito, definitely, magiging, ano, putok na naman ang mga tao sa gym or marami na naman magbabalik loob kasi nga, napakatagal na natenga sa bahay. So, yun lang, stay put lang. So, yan yung, ano, laman ng 75% ng kitchen sa mga pagkain, no? Kung syempre yun naman talaga yung laman nito, pagkain, medyo magulo siya, hindi siya organized kasi nga ganun talaga kasi madami rin kami nag-share dito sa kitchen, hindi na marami kasi apat lang kami dito, no? For now. Yun. So, gusto niyo bang makita ang laman ng ref? Yung ref naman ba? Gusto niyo makita? Okay, sige. Share ko sa inyo. So, yan ang laman ng aming ref. Sa freezer muna tayo. So, sa freezer, meron pa tayo dito ang butter. Tapos, frozen na ano, na hipon. Pang chill lang yan. Tapos, meron pa tayo pork. Tapos, dalawang tray ng chicken. Tapos, egg. Pwede bang dito na sa loob ng ano? Ng ref. Yan. Isa naman tayo pa. Baka gawin ko na lang itong ano, fried chicken. Korean style. Na parang buttered chicken na fried. No, haluan mo ng butter yung flour. Tapos ito, meron pa akong ano dito. Ayan, hot dog. Hot dog yan. Siguro mga ano pa to. 7 pieces. Tapos ham. Actually ito, sinisave ko siya for fried rice o yung chow fan. Tapos ito kay Ingrid ko. Si Ingrid kasi hindi na kaya ng baboy. Magkasama kami sa bahay na hindi na kaya ng baboy. Yung chicken nuggets sa rito. Saka hotdog. Ayoko kasi ng ano, ng hotdog ng ibang ano, ng hindi pure foods. Alam niyo naman ako sa pagkain, sa hotdog, may mga brand akong ginagamit. Like for example, kung hotdog, tender juicy lang ako sa hotdog kasi sa ibang hotdog medyo na ano, okay. Pabloated ako sa hindi ko gusto. Chicken breast. For sure, itong chicken breast ito kay Nestle ito, no? Isa sa mga kasama namin sa bahay. Ayan. Ako kasi pagka nag-grocery ako, bumibili ako ng mga pagkain, hanggat maaari, unti-unti lang, kasi gusto ko kasi lutuin kagad. Ayokong nag-stack na marami kasi nga baka nakakalimutan or hindi naluluto, sayang. Diba? Especially sa mga gulay. Kasi ang gulay dito madaling masira. Pagka didala mo sa bahay, 2 days lang, minsan nabubulok na. No? So, kaya hindi ako gano'n nag-stack na madami sa mga food. Ngayon lang talaga na marami na yan. Na yung frozen meat dyan. Hindi talaga ako bumibili ng marami. Kasi kung araw-araw ako maguluto, araw-araw din ako pumunta ng grocery. Okay? So, ito naman tayo. Ito medyo magulo. Yan. So, para pa rito, yan, no? Kay Ingrid siguro yan, yung kuyot na yan. Kanina lang yan. Sili. Magkano ba sili rito? Ang sili dito, yan, no? 6 dirhams. No? 100 grams to, magkano yung 6 dirhams? So, times 14. So, nasa na rin siya?
magkano? Times 14, magkano na ba? Nasa 90? No? 90 pesos. Tapos yan, cheese triangles. Ito, alam ko, ito, galing pa itong ano, Pilipinas, itong gourmet na pa. Kay Nestle ito yun. Mas meron pa siyang fresh yogurt dyan, no? Hindi naman niya kinakain. Tapos ito, kay Nestle din to. Yan, no? Wild Africa. Hindi pa siya open. Hindi ko lang siya sinisigil. Then, onions. May onion pa ako dito. Yan, onion. So, isang kilo na to. So, 90. Tapos itlog, ubos na itlog, pero meron pa naman dito. No? Tatlong tray, pero bawas na lahat yan. Sprite, no? Actually, hindi naman kayo mahilig sa soft drinks. Kaya may soft drinks dito, no? Meron ditong Sprite. Yan pa Sprite, no? So, meron pang Coke dito. Yan, no? May Coke pa dito. Na hindi pa nalalagay sa ref. Dahil lang to sa ano, sa mga panagpapa-deliver kami ng chicken, no, sa like sa Popeyes kanyan, may kasama siya soft drinks. Kaya meron dito. Pero okay na rin kasi soft drinks ginagamit ko siya sa adobo. Kasi adobo Sprite ang ginagamit ko. Then may pongkan pa dito. Oops. No, talong. Tapos may alak pa rito ulit. Ayan na. Ano daw? Kay Nestle din to. Lambrini, no? Tapos meron pa ulit dito, no? Novelli. Tapos meron pa siya Mosquet. So, ang dami niyang, ano, no? Wine sa alak. Ayan. Tapos, yan. Mga gourmet. Tapos meron pa rin yung chocolate dito. Lemon. Sauce. Apple. Pa rin itong ano, yung lime. Yan. Tapos, mustard style na ano. Hindi ko alam kami yan. No? Hindi akin yan. So, yan. Tapos, meron pa rin itong labrada. Pang, ano to, protein, no? Supplements. Tapos, red potato. Tama, sweat. Sweet sweat. No, para sa nag-workout ka, no? Magpapawis. So yan ang aming refrigerator. So yan ang laman ng aming ref, no? Ang daming plastic, no? Napaka-organized namin, no? Pero ano yan, updated yung mga laman dyan. Sabihin, walang expired dyan. So lahat yung mga tayo, especially ngayon na merong lockdown. Pinagpawisan ako dun, ha? Kasi mainit ngayon, no? Hindi namin ginagamit tong aircon na yan kasi mataas sa kuryente. Dumadobli yung kuryente namin. In a month, pagka winter, ang kuryente namin dito nasa, ano lang, nasa 500 dirhams. So convert mo yun sa, let's say, 14 dirhams. So, magkano yun? So, nasa 7,000 pesos. Pero pagka ginamit namin to, nagdodoble siya. So, lumalabas parang 14,000 ang mabayaran mo sa kuryente. So, pagastos. Kaya pinapatay namin to. O, di namin siya ginagamit. Kaya meron dito, ayan, merong electric fan dyan. Para kung mainit, yun na lang binabuksan namin. Or, pag kumakain, dali na lang sa loob. Pagka gantong pa-summer na. Pero pagka winter, sobrang lamig dito. No? So, hindi na kami halos bubukas na AC. Pero pag ito pa-summer na, yan. Medyo, ano kami, medyo sacrifice ng bahagya. So, yan ang laman ng aming, ano, yan ang kitchen namin, no? Yung buong room, susunod. Kasi magulo talaga. Siguro kung friend ko kayo sa Facebook, may mga minsan akong pinapost na mga, ano, na mga video or may mga pictures ako doon na pinapost yon. Somehow makikita niyo ano yung bahay, no? Pero for this video,
kitchen lang tayo, kumbaga ano lang tayo, kitchen tour, since na lockdown naman ngayon, ang kailangan lang, meron tayong enough na stocks. Hindi enough yung stocks namin for 2 weeks, I think, no? So, pero ang maganda lang dito, may nag-deliver naman na pagkain if ayaw kong lumabas. Pero syempre iba pa rin yung ikaw yung pipili or bibili, no? Kasi marami kang makikita sa kami choices ka, and like pagka order ka, parang hindi gumagana yung imaginations mo, ano na lang na pagka pagluluto ka, no? Kaya nga madalas ang luto namin dito is pritong itlog, torta, no, itlog na may kanton, ganun. Very limited. Like pagka pupunta ka ng grocery yan, nakapag ano ka, ah, okay, nakapag-isip ka ng nilagod eh. So yan, so ano ba yan, 6 PM na ngayon dito, no, patapos na naman yung yung araw. Tomorrow is another day, pero yung another day na yun is baka ganito pa rin, no? But unless meron kayong gagawin na something productive, ano bang pwede niyong gawin? Ano, online course, yan. Siguro yung mga gustong mag-aral, no? At yung opportunity niyo para makapag-online course. Magbasa-basa ng libro para gumana yung utak ninyo. Yan. Tapos magplano sa mga gusto mong tingin ng business. Ako gusto ko magtingin ng negosyo. Pero hindi ko alam kung paano simulan. No? So, ito yung time natin na ano na mag-explore or mag-isip ng pwede natin gawin. And baka gusto nyo rin mag-create ng sarili nyong video. No? Kasi ang dami ko nakikita sa Facebook, ang dami ng nagti-TikTok. So, baka gusto nyo na rin magawa ng channel ninyo, let me know, no? If you know my Facebook, Facebook, no? Message me, and tulungan ko kayo. Wow, tulungan! Parang kala mo eh, ang dami ng subscriber. Pero, paano lang kung paano kayo, kung paano ako nagsimula? No? Siyempre, mag-1 year na ako sa April 9. Since ginawa ko yung Kuya Monks na channel. Yan. So, yun guys. Yun ang aking, ano, yun ang laman ng aming kitchen. Yan ang stocks namin dito. Yun. So, guys, if you like this video, please don't forget to like. If meron kayong gustong sabihin, suggestion, no, write down your comment. If hindi pa kayo nakasubscribe, huwag kalimutan i-click ang red button at yung bell button para notify kayo sa mga next video. Alright? So, once again, this is Kuya Monks. Guys, stay safe. Stay home. No? Ingat tayo. Make sure na lagi tayong malinis. And God bless sa ating lahat. Bye-bye. Until next time, see you.